Hello guys! So sa video na ito, excited akong ipaalam sa inyo ang isang napakagandang loan app. Shop Now Pay Later loan app na walang iba kundi si Atomy PH. Bakit ito maganda? Kasi wala itong interest guys. As in 0% interest rate para sa mga Pinoy. Kaya pag-usapan natin. Ang Atomy PH, maihahalin tulad ko guys sa Bilis, di ba? Kasi nakatie up din siya sa iba't ibang mga shopping stores like Zalora. At may nabili nga ako sa Zalora. Ang nabili ko guys is G-Shock na relo sa Zalora. Dati pangarap ko nang bumili ng G-Shock at ngayon nagiging totoo siya. At dahil na rin nakautang ako nga ng libre, walang interest sa Atomy PH. Automatic approved tayo dito sa Atomy PH. Guys, based on my experience, as long as maibibigay natin sa Atomy PH during the registration process yung payment method na hihingi nila. O di ba? Ang ganda ng item na nabili ko sa Zalora at you know, maganda din na naka-tie up sila dito kasi alam naman natin na mga authentic mostly, di ba? Yung mga products na naandoon sa Zalora. Ngayon, bubuksan ko ulit ang Atomy PH. Makikita nyo guys na si Atomy PH sa homepage niya, marami siyang seller na naka-tie up. Parang online store din siya, di ba? Kaya super ganda. At aside from that nga, nakalink siya sa iba't ibang mga external shopping stores gaya ng Zalora. Ngayon, i-explain ko sa inyo kung ano ang kalakaran sa loob ng Atomy PH. Bakit wala nga ba siyang interest? Di ba? Parang hindi tayo makapaniwala, di ba? So, yan. Go, let's go! So, ito yung bill ko sa binili ko ngang G-Shock na relo sa Zalora. Tingnan nyo guys. So, ang amount noon is 4,690.30 kabilang na ang shipping fee. O see. At makikita nyo ngayon sa payment schedule na hinati sa tatlo ni Atomy PH. You know, di ba yung total amount including the shipping cost. Ang hatian is 1,563.42. So, upfront ko na babayaran or upfront natin na babayaran yung unang hati, itong 1,563.42. Tapos, uutangin natin sa Atomy PH ang dalawang hati, yung two-third. Diba? Itong dalawang 1,563.44. So, ang next natin na payment is after 30 days at yung panghuli is another 30 days. Bali, magiging utang siya sa loob ng 60 days. Di ba? Super ganda niya. Kasi walang interest. As you can see, 4,690.30, yan ang kabuang cost ng relo. Kabilang yung shipping fee, as I said. At walang idadagdag talaga si Atomy PH kahit service fee. So, maganda ito in yung use case, pinakamagandang use case na naisip ko. Kung meron talaga tayong bagay na gustong bilhin, tapos kabilang si Atomy PH, kahit hindi sa Zalora, pero kabilang sa payment method doon na pwede nating piliin si Atomy PH, di ba? Makautang tayo na walang interest nga. So, it's 60 days, di ba? Super ganda. Gaya ng sabi ko kanina, super dali lang ang sign-up process sa Atomy PH. As long as maibibigay natin yung payment method na hihingin nila na dapat nating idagdag sa ating account sa Atomy PH. Either credit card or debit card. So kung wala kayong debit card guys, bibigyan ko kayo ng idea sa Maya Bank or sa PayMaya or Maya app, yung bagong Maya app. Meron silang virtual debit card. Pwede nating idagdag doon. At remember natin na mag-auto debit or mag-auto deduct si Atomy PH sa account natin. Yung sa pagbili talaga natin, mag-auto deduct siya. So, dapat
enough yung balance at dapat enough yung balance natin sa succeeding two payments natin para, you know, goods na goods. Andito ako sa loob ng Zalora at mag-place order nga tayo. Ang total is 1,051 pesos. Ipapakita ko sa inyo guys na wala talagang idadagdag na interest or service fee si Atome PH. So, yan, hinati niya sa tatlo, di ba guys? So, pay with Atome. 3 easy payments, 0% interest. Tapos, bayaran natin ang unang hati o bayaran ko ang unang hati today or during the checkout, di ba? So, kailangan take note na kailangan talaga na yung balance or balance natin sa idinagdag natin na payment method, either credit card or debit card, enough na, you know, makapagbayad tayo sa first na payment. Kasi auto-deduct yan ngayon. Automatic kung ipoproceed ko ang checkout. I-auto-deduct yan or i-auto-debit ni Atome. So, at tandaan natin guys or tandaan nyo po na yung 0% interest is applicable lang ito kapag ang ating credit card or debit card is issued in the Philippines. So, I guess lahat naman sa atin, no, kung meron naman tayong credit card or debit card, issued naman dito sa Pilipinas. So, walang problema talaga. So, ang ginamit ko pala dito is credit card ni Home Credit. So, napakaganda. At again guys, pwede niyong gamitin ang virtual card ni Maya Bank.